Hey mga kalaks, welcome to another vlog. So in this vlog mga kalaks, I will be sharing to you yung proseso at yung mga requirements na sinubmit namin when we applied for a Korean tourist visa. But before that mga kalaks, if this is the first time that you visited my channel, please do consider subscribing and i-hit mo na rin yung notification bell para you will be updated every time na may bagong video na i-upload dito sa YouTube channel ko. So recently mga kalaks, nag-apply kami ng for a Korean tourist visa dahil we plan to visit South Korea, Seoul, South Korea this coming October in time for the autumn. So yung requirements na sasabihin ko mga kalaks can be found sa South Korean Embassy dito sa Philippines na website. Lalagay ko yung link dito or sa description box. And ang focus nito, yung i-discuss ko lang or yung i-share kong mga requirements and experience are focus lang siya for employees or employed individuals. So yan, kasi may iba't ibang ano, may mga requirements for businessmen, meron din for visiting relatives, meron din mga spouse ng Koreans, etc. etc. Nandun sa ano, actually mga kalaks, nandun siya sa South Korean Embassy dito sa Philippines na website. Nandun lahat nung categories and mga requirements na kailangan yung isubmit. Katulad na sinabi ko mga kalaks, syempre ang first na gagawin mo sa pagpe-prepare ng mga requirements na kailangan for your Korean tourist visa application is to fill out the Korean tourist visa application form. So kailangan, akong ginawa ko, we use a PDF writer or editor sa pag-fill out ng mga details na kailangan, like the name of i-insert ko na lang dito yung mga required information for your tourist visa application form. Tapos kapag na-fill out mo na yung application form, kapag na-complete mo na yung application form, by the way pala mga kalaks, kung hindi applicable sa inyo yung mga questions, tapos hindi naman siya answerable by yes or no lang, kailangan mo maglagay ng details. Kung hindi applicable sa inyo yung question, just put NA. Huwag mo siyang iwanan na blank. So, ganun yung ginawa namin. Tapos, yun nga, kailangan legible yung pagkakasulat. Printed, mas okay. Then, use black pen or black ink sa pag-fill out ng application form ng tourist visa. Then, after ng tourist visa application form, syempre, kailangan mong isubmit is your valid passport. Syempre, kailangan, valid pa siya up to 6 months upon your exit sa Philippines. Tapos, kailangan original, sasubmit yung sa Korean Embassy. Plus, photocopy of the bio page of the passport. Ito yung may nakalagay na details mo or yung picture mo nandun, tapos yung signature. Tapos, one piece colored na passport picture. Ako para safe, white yung background na pinapagawa ko lagi kung nagpapa-picture ako for IDs, like syempre para magamit mo siya. Tapos iba-ibang sizes naman yun. So yun, isa lang ang kailangan. Passport size dapat, one passport size colored picture na colored ID picture. Then number 5, photocopy ng lahat ng valid or expired na na visa mo from OECD member countries. Visa or stamp. Ano tong mga OECD countries na to? Ito yung sa akin, ang kasama dun sa mga OECD countries na meron akong visa are Japan, United States of America, and United Arab Emirates. Kailangan within 5 years. So mga kalaks, ang pinag-uusapan natin na visas and stamps from OECD member countries. So from 2017 to 2022, yun yung range ng dates or years na kailangan mong isubmit sa Korean Embassy. Plus, number 6, original certificate of employment. Original certificate of employment mga kalaks, na i-issue kung saan ka nag-work. It must be original, hindi pwedeng photocopy. Tapos, kailangan yung certificate of employment mo has the following information. Yung position mo sa sa company. Tapos, kailan ka na-hire or yung hire date mo. Tapos, yung package or yung compensation package mo. Tapos, office address.
HR contact information such as HR landline. Ulitin ko mga kalaks, HR landline, hindi pwedeng cellphone number, and HR email address for verification purposes kasi ito. Ulit, original certificate of employment, kailangan mong mag-submit. Tapos next, original personal bank certificate. Ulit, original personal bank certificate, hindi pwedeng photocopy. It must be original personal bank certificate, and it should have or it should reflect the following information. Una, yung account type, account name, current balance, tapos yung average daily balance mo, tsaka yung account opening date. Ulit, yung bank certificate should have the following information. Account name, account type, current balance, account opening date, then the average daily balance. So sa ADB or yung average daily balance mga kalaks, doon malalaman ng embassy kung basta ipinasok yung bulto ng pera doon sa isang bank account. So siguro ang next question mo, magkano ba dapat yung laman ng banko ko or magkano dapat yung laman ng account para mag-grant yung visa? Actually mga kalaks, wala talagang wala talagang assurance kahit magpasa ka ng millions of pesos dun sa account. Tapos, ang isipin mo, ma-approve na yung visa ko kasi may isang million naman yung banko ko. No, wala talagang guarantee. Tapos tatanungin mo, magkano dapat yung laman nung banko ko para lang safe yung application ko for a tourist visa. Ako mga kalaks, ang rule of thumb ko lagi sa pag-apply ng mga visas, 10,000 per day. 10,000 per day, let's say, ngayong target days namin sa Korea is tawag nito. 5 days kami magstay sa Korea just in case ma-approve yung visa namin. So bilang ka lang, 5 days times 10,000, 50,000, at least meron ka sa bank account. Syempre hindi mo naman sisimutin lahat 'yun . So siguro magdagdag ka lang ng unti, pero at least may 50,000 ka sana sa bank account mo para budgetan or para may pera ka, may pondo ka na panggagastos doon sa tour nyo sa South Korea. So yun lang yung sa akin lang yun, personal opinion ko lang yun, rule of thumb ko lang yun kung mag-a-apply ako ng tourist visas sa iba't ibang countries. At least 10,000 per day. Syempre dapat may savings ka pa rin. Yung pinag-uusapan lang niya natin dito, yung gastos mo doon sa sa country kung saan ka pupunta, 10,000 per day. So dapat hindi mo man uubusin yung whole 50,000, ay may 50,000 mo, gagastusin mo for that trip. Syempre hindi mo naman sisimutin yung bank account mo. So dapat may iwan pa rin dun sa account mo. Then after the personal bank certificate, dapat din may personal bank statement. So bukod dun sa bank certificate, kailangan mag-submit ka ng original bank statement for 3 months. Kailangan yan for the last 3 months, original or certified true copy of bank statements or passbook. Ako ang bank ko is BPI. So dati pwede kang yung kasi nilagay nila dito yung certified true copy or parang i-stamp na nakalagay dun sa photocopy ng passbook mo na certified true copy siya. Sa BPI, hindi na nila ina-allowed yun. Pero dati, pumapayag sila na i-photocopy ko yung passbook, tapos tatatakan na lang nila each page of passbook, tapos titignan nila, isa-certify nung teller. Ngayon, hindi na pwede. So, kung kailangan magsambit ng bank statement, kailangan kang kumuha ng bank statement at magbayad per page nung bank statement. At least, I think sa BPI is 100 pesos, tapos yung bank certificate nila is 200 pesos ang bayad for those documents na kailangan. Then aside from those two documents from the bank, isa pa sa proof of your financial capability is the, syempre nagtatrabaho ka, nagbabayad ka ng tax, so you need to submit your income tax return, the BIR 2316 form, na may mga sa amin, sa company namin, may nagpa-process na nun. So nagre-request lang kami sa finance department or sa payroll nung aming ITR para yun yung isasubmit namin. It must be 2316 for the current year. So kung 2022 ka nag-a-apply, yung ITR mo should be 2021. So yun dapat ha, yung baka mami ang isubmit to 2020, 2019, hindi rin pwede yun. Dapat yung most recent na ITR ang isasubmit mo. So aside from the ITR,
mag-submit ka na rin, Kalax, i-prepare mo na rin yung 3 months na payslips mo. Para lang din alam ng ano, nang i-submit mo sa embassy yung ano, yung copy ng payslips mo para alam nila kung magkano yung sweldo mo monthly. Para ma-judge ka nila or ma-evaluate nila yung ano, yung application mo based din sa ano, sa monthly income mo. Tapos hindi nakalagay dito mga Kalax, pero i-submit ko rin yung additional document, financial document is our land title or yung TCT nitong bahay namin dahil nakapangalan naman siya sa akin naman talaga tong bahay. So para lang din mas makita ng embassy na strong yung economic and financial ties ko sa Philippines, and dagdag syempre dagdag points yon for my financial capability para mag-travel abroad at masusustentuhan ko yung mga expenses ng biyahe namin sa abroad. Then, kung may PRC ka, kung board passer ka or bar passer ka, you need to submit as well the IDP or your PRC ID, photocopy lang. So, yun lang mga Kalax yung mga requirements sa Korean Visa Tourist Application. So, recap natin. Una, yung cover letter. Second is the application form. Completed and signed application form. Then second is the colored passport size ID picture. Then fourth is the photocopy of the bio page of your passport or yung page 2. Then original and photocopy of valid visas and arrival stamps to OECD member countries. Then sixth, original certificate of employment. Original bank certificate number 7. Original bank statement requirement number 8. Then photocopy of your ITR or your income tax BIR income tax return form 2316. Then payslip, tapos additional documents kung may gusto kayong i-submit. Katulad nung ibang nakikita ko, they are submitting mga credit card monthly bills, pero ako hindi na ako nag-submit noon. Then photocopy of your IBP and IBP and PRC cards. Tapos yung pala mga Kalax, bago ko makalimutan, nag-submit din kami nung ano, nung itinerary namin sa parang yung schedules namin sa ano, schedule namin sa Seoul just in case matuloy kami. Yun yung planned ano namin, planned itinerary day by day. Simple lang naman, halimbawa day 1 arrival in South Korea, then hotel check-in, day 2 ano yung mga pupuntahan namin, day 3 ano yung pupuntahan namin, day 4 ano yung susunod na pupuntahan namin. Then day 5, departure flight going back to Manila. Tapos hotel checkout, something like that lang din. Para ipakita mo sa ano, sa visa, sa consul or sa visa officer na meron kang susundin na ano talaga na itinerary and alam mo kung saan yung mga pupuntahan mo sa South Korea. After mag-prepare ng mga requirements mga Kalax, syempre tatanungin mo sa akin, magkano naman yung bayad kung mag-a-apply ako ng tourist visa application? Or kung mag-a-apply ako ng tourist visa sa South Korea. So nakalagay dito sa website ng Korean Embassy in the Philippines, ang visa fee nila gratis or walang bayad, libre, kung ikaw ay, ang target stay mo sa Korea is 59 days or below. So 59 days and below, libre yung tourist visa application. But kung nagpa-plan kang mag-stay sa South Korea ng 60 to 90 days, ang bayad is 2,000 pesos. So ngayon mga Kalax, I will be sharing to you yung process na ginawa namin naman on the day of the application itself. So kung group kayo mga Kalax, tas may mga hindi pwede na pumunta ng personal dun sa Korean Embassy, pwede naman isang tao lang representative ng group nyo na siya yung mag-a-apply ng tourist visa for on your behalf. Ang ginawa na lang namin, nag-execute katulad nung ginawa namin, ako nang yung nag-apply for us, tapos nag-execute lang yung kasama ko ng authorization letter, tapos photocopy ng kanyang valid ID, tas yon. Pero hindi naman actually hinanap yung authorization letter. So, maaga akong umalis ng bahay mga Kalax, ang opening ng ng Korean Embassy is 9 AM, pero dahil Caloocan pa ako umuwi, and ang Korean Embassy is nasa McKinley Road, umalis ako ng bahay around 5 AM, and nakarating ako ng Korean Embassy around almost 7 AM. Tapos pagdating mo sa embassy mga Kalax, magbibigay ka na yung pala, magdala ka ng valid ID dahil kailangan mo mag-surrender ng valid ID dun sa guardhouse or yun dun sa gate dun sa South Korea. Tapos pag nagbigay ka na ng valid ID dun mga Kalax,
papipirmahin kanila ng doon sa may parang log sheet or yung visitors list. Lilista mo yung pangalan mo doon, tapos yung purpose of visit, syempre visa, tapos bibigay mo yung valid ID, tapos papalitan nila ng visitors pass yung ID mo. So, nung dumating ako around almost 7 a.m. nag-apply kami ng visa, mga kalaks, pang number 20 na ako. Imagine, 7 a.m. pero 9 a.m. pa yung bukas nung Korean Embassy. Pero pang 20 na ako sa listahan. Medyo madami na nga talaga yung nag-apply ng, ano eh, ng Korean visa, tourist visa. Dahil medyo maaga ka pa, mga kalaks, nag-start, nag-ano muna ako ng, may mga katapat ng Korean Embassy, may mga tindahan doon. So, pwede ka magpalipas ng oras doon kung hindi ka pa nag-breakfast or what. Pero yon, ang oras na magpapapasok sila, mga kalaks, oras na magtatawag sila ng mga applicants, papasok ng hall kung saan yung ano, application, kung nasan yung mga visa windows, is around 8 a.m. So yon, 8 a.m. dapat, before 8 a.m. pala nandun ka na uli sa ano, kung pumunta ka doon sa kabila para mag-breakfast, sa kabilang side ng street para mag-breakfast, be sure, before 8 o'clock, nandun ka na uli, nakabalik ka na uli doon sa ano, sa Korean Embassy, dahil magtatawag na si Manong Guard ng applicants around 8 a.m. So, pag tinawag, mga kalaks, yung pangalan mo na ni Manong Guard, ano na, pwede ka nang pumasok doon sa loob, tapos meron din, pipila ka uli doon kay second na Kuya Guard, parang receptionist siya or what, siya yung nag-i-scan, and nagbibigay ng number, and nagdi-decide kung saan visa window ka mag-a-apply ng, magsasubmit ng mga documents mo. Kasi may visa 1, 2, and 3. Or karamihan, visa 1 and visa 3. Si visa window 1 is for new applicants or yung mga new visa applicants or mga second timers na visa applicants. Yung mga, ito yung usually walang mga visas and stamps from OECD member countries. Si visa 3 is yun yung window kung saan magsasubmit ng requirements, yung mga tinatawag nila quote and quote frequent travelers, or ito yung may mga visa stamps or visas from OECD member countries. So yun, mga kalaks, kapag nabigay na ni Kuya Guard yung number mo kung saan visa window ka magsasubmit na application, you just wait for your turn technically. Kung tatawagin na yung number mo, then proceed, punta ka na dun sa visa assistant para i-scan niya yung mga documents. Ibabalik niya naman actually kung hindi kailangan i-submit yung mga documents na dala-dala mo. So yun, mga kalaks, after mong masubmit yung mga documents and requirements dun sa visa assistant or dun sa window kung saan ka inassign ni Kuya Guard, bibigyan ka nila ng parang claims tab kung kailan mo babalikan yung visa mo or yung passport mo sa Korean Embassy. Fast forward, mga kalaks, during the ano, yung day kung kailan ka pinababalik sa South Korean Embassy, pila ka lang doon, tulad nung una mong ginawa, bigay ng ID, maglog ka doon sa ano, list ng mga papasok doon sa Korean Embassy. Si Kuya Guard number 2, bibigay mo yung stub mo doon, tapos tatanungin niya kung ilan yung number, tapos papasulat niya sa likod yung pangalan, tsaka contact number, tapos bibigyan ka ng claim number uli or yung window number na nagpa-flash doon sa taas ng window. Tapos noon, upo ka lang doon, then intayin mo kung matawag na yung number mo. Usually 1 p.m. nagtatawag na si visa officer ng mga numbers. Tapos kapag natawag na yung number mo, lalapit ka lang uli doon sa window, tapos ibibigay na yung passport mo. Then, kapag bigay ng passport, mga kalaks, huwag ka munang umalis ng premises ng Korean Embassy or dun sa area kung saan ka pumasok, dahil kailangan mong i-check kung tama lahat ng details dun sa visa grant notice na binigay sa'yo ng Korean Embassy. Dahil pag lumabas ka na dun, parang hindi na nila i-entertain kung tawag na ito, kung may mali dun sa details na binigay nila sa'yo. Pero unlike before, mga kalaks, di ba yung Korean visa natin before, ganyan, oh. Ganyan. Nakikita ba? Yan, ganyan siya dapat. Sticker siya, di ba, dati? Ngayon, mga kalaks, ang ini-issue na ni Korean Embassy is, yan na siya. Papel na lang siya, mga kalaks. Visa grant notice. Yan, ganyan na lang siya. Visa grant notice.
Papel na lang po siya ngayon, mga kalaks. And thankfully, mga kalaks, yung nag-grant sa akin na ano na visa is multiple entries uli for 5 years na, kasi yung nakaraang visa ko was issue, na na-issue sa akin multiple entry pero 3 years. This time, ginawa na ni South Korean Embassy na 5 years. Yehey! So, 5 years ako hindi mag-a-apply ng tourist visa just in case na mag-decide ako na magpunta-punta sa Korean. So, there you have it, mga kalaks. Ganyan lang kasimple yung ano, yung visa application process sa pag-a-apply ng tourist visa sa South Korea. So, di ba madali lang naman and walang masyadong ano. Basta kumpleto yung documents mo, pasok sa bangayan. So, yan. Ang pinaka-ano lang dyan yung waiting game talaga. Pero trust the process. Kung para sa'yo yung visa na yan, para sa'yo, kung palad ka makarating ng South Korea, yun lang yung laging iniisip ko eh. Kung I am destined to be in that country or kung ma-visit, para ma-visit ko yung country na yon, may issue yung visa ko. But otherwise, kung hindi pa time ngayon, hindi yan ibibigay ni Lord sa akin. Thank you mga kalaks for watching my vlog until the end. And if this is the first time that you visited my channel, please, please, please consider subscribing and hit the notification bell para mas marami pa tayong mga travelers na matulungan sa pagpa-plan and pagre-research ng kanilang mga trips, domestic man or abroad. See you mga kalaks, till the next vlog, bye-bye and stay safe. And kung hindi pa nagpapabakuna, please, please, please magpa-vaccinate or magpa-booster na contra COVID-19 virus. Bye-bye, God bless!